Hi guys! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. San man po sulok ng daigdig kayo naroroon. Ako po si Auntie Jean, Auntie Jean ng Canada. Naumpisan po kasi sa stressful na umaga, kaya ayun, nasira ang araw po, kaya medyo miserable ako maghapon. Gusto ko lang pong i-share sa inyo, pero para maalis yun, gusto ko pong i-treat yung sarili ko na pagluluto po ako ng pizza. Pero binili ko po yung pizza na peanuts pizza dahil sa kukunti po ang cheese, iriritope ko po para po mas magustuhan ko yung pizza, para naman medyo bumuti-buti yung aking pakaramdam. Pagka ganun po, yun po ang ginagawa ko para ma-boost naman ang pakaramdam. Ganun po kasi ayoko po yung stress ako, tapos naiinis ako. Kaso, ganun po talaga. Hindi po natin maiiwasan yung may nangyayari na ganun. Mahirap nga lang maalis ka agad. Kaya ayun, isipan ko pong pumili ng pizza na frozen, tapos yung gagawin ko lang, dadagdagan ko ng cheese, saka kunting sugar. Ganun po. Para ma-unwind. Sige po, samahan niyo po ako sa pagre-retoke ko ng pizza. $8 ang isa nito. Minsan, 10 pa nga yata sa ibang tindahan. Pag nakasale pong $3, o kaya $3.33, saka lang po doon ako bibili. Kung ano po yung nakasale, mura-mura, mo, yan lang po ang cheese niya. Hindi masyado. Kaya pag naluto, yung iba walang cheese. Kaya ako gusto po maraming cheese. Minsan-minsan lang naman po ako kumain ito. Maybe not even once a month. Maybe every second month. Pag nag-crave lang po. Kasi pag palagi ka rin makain ng cheese, hindi rin mabuti sa ano mo. Para sa akin po. Sa iba naman, okay lang sa kanila. Eh, ako po kasi nagkakaedad na. Pwede yung kumain ng 2 months ng mga greasy. Kaya lang po, siyempre, katawan natin. Minsan nag-crave ng ito, isa sa pizza, isa sa pinag-i-craving ko ang pizza. Kaya once in a while po ako'y nagluluto nito. Tapos minsan siya ko na rin binabaong kinabukasan, then sa salad lang ganun, o kaya fruits. Tapos ibibig po natin, i-ready na yung oven, nainit ko na po. Mga 10 minutes to 12. I-check ko lang po. Ibay natin sa oven. Timer natin para hindi makalimutan. Habang naghihintay po tayo sa pizza, papakita ko po yung nabili ko kahapon na plantain banana. Ito po yung substitute ng saba. Sa Pilipinas po, saba ang ano. Dito walang saba, kaya ganitong banana plantain. Bumili ko na 4, at yung 2 super big and long, super taba. See that?
So ba't yun po, susukan ko po sa ano po, sa braso po po. Lapit na isang braso. Oh, wala dito sa ano po. Yan o, oh, kunti na lang. Mga one-third pa ng isang ano. Isang, ang iksi pala ng ano po, braso. Ang haba. Uh-oh, my alarm will check the pizza. So, my alarm went already. Paano hindi makakatipid si Auntie Jean? Ito mo, $3 lang sa kaunting cheese. Kano lang yung cheese? Ilang kain ni Auntie Jean? 1, 2, 1. Apat na kain. Oh, pero mo, kung bibili ka sa tunay na restaurant, nung araw, mga 10 years ago, I think I paid $25 for one small pizza like this. I don't know now, because since then, I did not buy from the restaurant. I don't really eat in the restaurant. Especially now, it's pandemic. It's dangerous. Yummy. Trap po. Kain po tayo. Ngayon na po kayo. Madalas, nahawakan po na lang po. Ako lang naman mag-isa dito. Delicious! Ganito lang po ang simple kong isan hapunan. It's a treat for me already. Okay, guys. Marami po salamat sa inyong pagsama sa akin. Salamat din po sa walang sawa niyong pagsubayba sa akin. Thank you po. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment below. Thank you. Until next time. Bye-bye po. See you later.